Alam niyo ba na ang Binondo Chinatown dito sa Maynila ay tinatad noong 1594 at itinuturing na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo? Ito nagsimula ang mahabang kasaysayan ng kalakalan at kultura. Ang Binondo ay tinatag ng mga Espanyol bilang tirahan ng mga Chinong naninirahan at nagtatrabaho sa Maynila. Naging sentro ito ng kalakalan kung saan nagsama-sama ang mga Pilipino, Chinese at mga Espanyol upang magpalitan ng produkto at kultura. Noong panahon ng kolonyalismo, Binondo ang naging epicenter ng negosyo at commerce sa Pilipinas. Dito nagsimula ang mga sikat na Chinese-Filipino business family na hanggang ngayon ay kilala talarangan ng negosyo. Ang makasaysayang Binondo Church na itinayo noong 1596 kung saan naganap ang ilang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Noong 1900s, ang espolta sa Binondo ang tinaguriang Wall Street ng Pilipinas. Isa ito sa pinaka-prominenteng commercial district kung saan matatagpuan ang mga unang bangko, department stores at business offices. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin sa Binondo ang mga bakas ng kasaysayan, ang mga lumang gusali, ang makulay na kultura at ang patuloy na pag-usbong ng komunidad na nagsimula higit 400 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang listahan ay mayroong 35 Chinatowns sa 19 na bansa na kumalat sa Asia, Europe at USA. Mayigit 4 na po ang tanda. Hindi lang po ito basta Chinatown kundi buhay na kasaysayan ng Maynila. Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pagintindi at hindi gawa ng isang propesyonal. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.